What? Totoo ba 'to? Totoo ba mga 'to? Mga nakikita ko ngayon sa site na 'to, magkakapera ba talaga tayo dito? Pero paano? Paano? Look oh, grabe ang laki oh, 58,000. Oo, 58,000, paano kumita? Tapos yung isa naman, 65,000 pesos. Yung iba, ginawa ng pamaypay yung pera, oh. Grabe, totoo ba to? 1 million subs, salary revealed. Uy, grabe man. Oh, paano to? Richest Filipino YouTubers. Now, ano to? Well, kaya alamin natin sa video na to kung totoo ba talaga, malaki ba talaga ang kitaan dito. But first, paano? What's up guys? Welcome to my channel. This is the Inatay TV. And by the way, I'm Kuya Mike and this is a brand new channel if you can notice. Today is Sunday, August 11 and of course it's around 10 PM gabi na. By the way, makasama ko dito sa bahay and doon sila sa living room movie time, but me, I can't wait to release and you know, gawin yung first video after 2 months na pinag-aaralan ko to. Kasi bakit? Nakikurious ako. But everybody, so why is everybody so busy maging blogger, influencer, maging YouTuber? So ano bang meron dyan? So before mapunta tayo doon, sa bago natin siya himay-himayin, guys, this is a brand new channel, so kindly help me out by hitting the subscription button and yung bell button din. Pindutin nyo yan para updated kayo sa mga next na videos. So napili ko ang mga unang mga videos na ilalabas ko sa channel na to ay yung mga tutorial videos, especially this topic. Kasi napakaganda ng topic na to. It got me hooked up for 2 months. 2 months ago, ano na, nag-decide akong pag-aralan siya. Bakit kailangan pag-aralan? Hindi ba madali lang na kumuha ng camera, video ka dyan, tapos gawa ka ng channel din, kikita na. Well, siguro pwede mga 3 years ago, 4 years ago, but recently YouTube changes its rules and platform na naging mahirap para sa ibang mga YouTuber, lalo na sa mga baguhan like ako, like ikaw, okay? So kailangan natin pag-aralan siya. But don't worry, masisibang oras mo ngayon. You don't need 2 months to study. Paano masabi? Ako kasi iba't ibang tao ang pinapanood ko, iba't ibang video, iba't ibang vlog. Kasi bakit? Wala naman akong alam dito eh. Pero syempre, iba pa rin yung curious at may oras na para pag-aralan siya. So I'm gonna save you 2 months time and then data and effort para mahilo, para hindi ka na mahilo doon sa iba't ibang video ang papanoorin mo. Meron akong mga ginather na information, but hindi siya kasing perfect. I'm not gonna say this is a perfect video, a complete one, but I'm doing my best to give you, you know, complete package. By the way, the title of this video is How to Start a YouTube Channel from Zero Subs and Zero Views. Katulad ng channel ko, may papakita akong video sa inyo ng aking channel na talagang zero. So today is Sunday, August 11 again. Guys, ito yung prueba na zero subs pa tayo. And of course, punta natin yung ating channel. Your channel, Inatay TV. Walang videos pa kasi ito yung unang video na ginagawa. And of course, subscribers, zero views, zero lahat. Alright? Zero. So, ang gusto ko lang ipakita sa inyo, paano ko siya i-grow? Paano ko siya papalaki? Paano ko padadamihin yung mga subs? And of course, there ay separate video doon sa ibang mga topic na mababanggit natin dito. Well, magagaroon tayo ng step by step on how to create and start a YouTube channel. Kasi yung ito, medyo ano to, broad. So, kung gagawa ko ng napakahabang video, my God, baka aalis ka. So, I'm gonna make it short and then worth your time. So, make sure na tatapusin mo tong video na to hanggang sa dulo. And then, if ever, gusto mo pa, click the next video din. So now, let's go back to the main topic para hindi na masyadong nakakairita na puro kahanasan na lang kung ano na lang pinagsasabi. How to grow your channel from zero views and zero subs. By the way guys, may isa pang video para hindi ko makalimutin, pag-plug ko na rin para talaga makompleto. Baka mabitin ka tulad ko kaya umabot 2 months kasi nabitin ako and I have to double check kung tama ba to, magkatugma ba yung sinabi ng isa at sinabi ng isa. Guys, I'll be honest, kinuha ko lang itong mga information nito from different influencers. Ang dami nila. May yung isa doon, si Don Locke. One of the sikat din na talaga influencer and then nagtuturo kung paano maging successful, especially in this platform, YouTube. So, meron siyang 1.7 million subscribers. So, gumawa siya ng isang video, How to Grow from Zero Subs and Zero Views, 5 Easy Steps. So, ang ginawa ko, pinag-aralan ko yung mga pinagsasabi niya and then
binangga ko dun sa iba pang mga influencers sa America, sa Canada, and then here in the Philippines, nagbabanggaan naman lahat kayo. So, para hindi ka na mahilo pa na pumunta ka dun, but you can check them out as well. You know, gagawin ko siya dito sa channel na to. So, guys, bibigyan ko muna kayo ng personal perspective. Bakit ko to ginagawa? Well, to tell you honestly, I'm an entrepreneur. Nagninegosyo ako, and then of course, nag-iempleyado din before. So, ako yung tipong tao kasi napaka-open-minded. Pag anong pwede natin pagkakakitaan, lalong-lalo na, pag may leverage system, yung tipong kahit tulog ka, pagkagising mo pagkabukas, pwede ka palang kumita. Wow! Yun yung mga nagpapawaw sa akin. Well, may pagsisisi ako. Nagsisisi ako, bakit ngayon ko lang to gagawin? Di ba? Kasi before, masyado akong tutok doon sa mga negosyong binuksan ko at mga negosyong pinasukan ko rin. So, tingin ko sa YouTube dati, parang wala lang. Pero nung lumipas ang panahon, wow, late na ako. Pero as you can see guys, andito na ako ngayon. So, my personal perspective dito is, ang laki ng mga kinikita nila, binabanggit nila, napapakita sila ng video, na nag-withdraw sila sa Western Union, yung iba nag-bank transfer, at talagang malalaking amount, hindi pare-pareho. So, marami akong nakita, marami akong narinig, marami akong nalaman, pero, well, may isang part ang hindi ko nagawa, kausapin sila mismo. So, syempre, papunta tayo doon. So, hopefully, mangyari yun na ma-interview natin sila, magkaroon ng kolabo, magkaroon ng usap-usap. Well, by the way, yun yung personal perspective ko. Hindi ko napapahabain pa, kasi magkakaroon tayo ng tips and pointers dito. By the way, guys, para hindi ko rin makalimutang sabihin to sa inyo, ito napansin ko, nung habang nag-aral ako for the past 2 months, paano maging, you know, efficient, effective na YouTuber, may dalawang napansin ako sa mga videos na pinapanood kong tutorial. Merong iba, ang pinapakita nila yung lumang YouTube, yung classic YouTube setup. At meron akong mga napanood na tutorial, yun naman yung mga videos na ang ginagamit nila, YouTube Studio Beta na. So, nung ako naman kasi, hindi ako techie, so nung in-apply ko na sa sarili ko, nagla-laptop na ako, ba't iba yung pinapakita niya, iba yung pinapanood ko. So, yun, napansin ko, may dalawang ano pala. So, guys, pag-uusapan din natin yan, may separate video din yan. Well, huwag kayong mag-alala, tuloy-tuloy yan. Hanggang sa, by the way, yung channel natin, hindi naman ito puro tutorial. Magkakaroon tayo ng cooking. Because I love to cook. I'm a dad, father of 5 kids. Okay, huwag kayong magpanik, huwag kayong magulat. I have 5. And of course, as of now, I'm a houseman. Nasa bahay lang ako. So, I have plenty of time. Kaya eto, napili natin gawin itong video na to. Or platform na to. Pasukin yung platform na to. Venture na to gawin natin. But, bago natin to pasukin, bago ko to pinasok, inalam ko muna, ano bang mga kailangan dyan? So, kailangan mo rin itong alamin. Do you have, number one, do you have a camera? So, for me, I just use my phone. Hindi naman siya ganun kaganda. Hindi naman siya mamahalin at super claro. Pero I believe it can do the work. So, all you need to do is a camera. Hindi mo kailangan ng DSLR. Pero pag meron, good for you. Or kaya mo bumili ng mas magandang camera, good for you. But for me kasi, nung nagsisimula akong magnegosyo, marami akong mga mistakes. Akala ko dati, pag naglabas ka ng malaking pera, magiging successful ka na. Well, eventually, along the way, na pumalpak. So, mas masakit kasi bakit? Mas malaking nilabas mo. And then, may nagturo sa akin negosyante, pag gagawin mo ang isang negosyo, hanggat maaari, start small. So, advice ko, use whatever resources na meron ka. Your camera, your phone. Yan, subukan mo na, simulan mo na. Habang hindi ka pa napagastos ng malaki. Okay? Number 2, you need a good content. Okay? Content, genre, niche, iba-ibang ano yan, tawag. So sa akin, ang content, napaka-importante. Kaya napili kong unang video na gagawin or mga series na videos gagawin sa channel ko ay mga tutorial, how to become a YouTuber. I-explain ko yan kung bakit. Now, content, pwede magluto-luto, pwede mag-travel, prank, tulad ng Tukomi at iba pang mga sikat na influencer or YouTuber dyan. Kung anong gusto mong content, pag-isipan mo muna. Anong genre ba to? Para alam ng tao kung anong meron sa channel mo. Or sino ka, anong brand mo. So yung niche naman, pwede tayong masabi yung ano ba mga taong target mo? Di ba? Tina-target, no? So, sino ba yung mga gusto mong viewers na maging subs mo or maging fan mo or maging kaibigan mo? Di ba? So, kailangan mong pag-isipan yon. Ako naman, pinag-aralan ko, ano yung maganda? So, ang una kong isip, YouTube tutorial, kasi yun yung pinakamadaling gawin for me kasi nasa bahay lang ako lagi. Why? Bakit ako nasa bahay lang? Guy, Mike, Kuya Mike, hindi ka ba nagtatrabaho? Well, dati, I stopped because I'm taking care of my kids right now. I have 5, di ba? So, mahirap may humihiyaya. Huwag na tayong pag-usapan yung family. So, balik tayo sa tutorial.
The third one you need is setup gear. So tripod, yung lights, ganito ngayon, lugar. Hindi naman kagandahan yung setup ko, pero hindi pa ako ready pa kaya sa inyong buong bahay. Actually, nandito ako sa isang sulok ng bahay namin, kwarto, working area namin to mag-asawa kasi my wife is also working. So ako naman nasa bahay after taking care, nandun na naman tayo sa bahay. So setup, kailangan maayos lang para pwede naman yung ano, hindi talaga totally perfect kasi baka mapapagastos ka. Tulad na sinabi ko, start small. So setup, ako naglagay lang ng kortina, maayos na mesa, and then of course, tripod ko, and then my camera phone, and then lights, yep, tapos na. Then, number four, editing tools. Anong gagamitin mo pang edit? Kasi of course, hindi mo naman pwede gamitin raw video na pag-take mo, yun ang i-upload mo. Hanggat yung mga mali-mali mo, sinama rin. Like ako, as much as possible, iniiwasan ko yung maraming cut para hindi matagal. But ikaw, depende sa'yo kung paano mo ito gagawin. Ako kasi medyo sanay na mag-talk because ang dati kong trabaho kasi nung bata pa ako, matanda na ako ngayon, yung bata pa ako, I'm a radio DJ from 16 years old hanggang sa tumanda at nagsawa. I'm event host para sa mga malalaking concert here in Mindanao. And of course, mas sandali sa TV din, hindi na naging matagal kasi... Hindi ka siya yun. No, guys, dati pa yan ako ngayon mataba. Kung hindi ka maniniwala, bahala ka na dyan. Basta editing tools. Kailangan mo ng editing tools. So, bakit? Hindi lahat ng tao, magagawa niya kaagad yung sasabihin niya isang beses lang. So, hindi po may mga ikakat ka para maganda naman yung video mo. And number five is yung information na kung ano ilalagay mo. Yung buong platform na papasukin mo. Like ito, pagiging YouTuber at pag-anong kumita sa YouTube. So, kailangan mo ng information nun. Kaya ako, 2 months. Kasi bakit? Talagang inalam ko. Talagang mabusisi talaga ako bago ko siya papasukin. So guys, gawin natin maiksi. Gawin natin siyang brief and simple. You need those 5. The camera, the content, genre mo or niche mo. Number 3, yung setup mo and gear. Number 4, editing tools. Number 5, information.